Hello guys, so alas 12 na. Inabot na, alas 5 na pala. Sunday na guys, happy Sunday. So ito na naman tayo. So ngayon, sikat na yung ano guys, yung Deped Commons. Marami na nag-a-access. Pati yung mga bata, pati yung mga nanay, tatay, teacher, lolo, lola, ina-access na yung Deped Commons natin. So ang problema natin kasi ngayon, lalo na yung mga naka-mobile, every time na i-access nila yung Deped Commons, pakita ko sa inyo ha. Iangat ko lang yung ano ko. Ito, ayan. Kita nyo yan? Okay. Pag naka-mobile kasi tayo guys, sanay na tayo ng ano, pindot-pindot lang. Ang nangyayari kasi, pag i-access natin yung Deped Commons, kailangan natin i-type dyan, di ba? Ay, sorry guys. Kailangan natin i-type yung commons.deped.gov.ph, yan. So bago siya gagana. So masyado siyang ano, paulit-ulit natin tina-type 'yon, o kaya kung kahit naka-bookmark siya, ita-type pa rin natin. So 'yun ang iniiwasan natin ngayon, ano? 'Yun mas maganda sana since naka-ano naman tayo, naka-cellphone, naka-mobile phone, hindi ba pwedeng pindot-pindot na lang? Kasi kumisa nakakatamad din 'yung mag-type. Lalo na pag na-access na to ng mga learners natin, pwede bang pindutin na lang ano, sa search school, okay lang na ano dyan, na itatype talaga nila yan. Pero ibig sabihin, yung pag-launch lang ba ng Deped Commons, di ba mas maganda kung pinipindot na lang natin siya, parang apps na lang. Tapos pag-check natin dito guys, dyan, meron na siyang Deped Commons dyan. So, sa palagay ko kasi mas maganda yung ganon. Para sa mga tamad mag-type, sa mga nagmamadali, pipindutin na lang yon. Then, i-ano na lang nila kung ano ba yung school nila. So, may, actually, hindi ko idea to. May nagsabi lang sa akin. So, sabi ko, parang launcher lang naman yung gagawin. So, kaya, gumawa ako ng ano, guys, parang kaya, launcher lang, parang Android launcher. So, magkakaroon siya ng ganitong logo. Pag clinic mo yung logo na yon, automatic, yung Deped Commons, magla-launch na kagad siya. So, hindi na tayo magta-type. So, ang gagawin natin sa susunod, enter na lang natin yung name ng schools natin. Bali, ganun yung mangyayari, guys. So, without further ado, gawin na natin, ano? May ginawa na ako yan. Actually, nakasave na yan sa, ano ko, sa Google Drive ko. Pero kayo, guys, isa-save yan sa baba. Yung sa description dyan sa baba, saka sa workplace, saka dun sa, ano ko, sa Facebook page ko. O kahit sa wall ko, yung mismong APK, isasama ko na lang dun. Para i-transfer nyo na lang sa cellphone nyo or rekta nyo lang i-download kasi pwede ko namang i-attach yan doon para hindi na kayo mahirapan. So dito alas 12 na, no? So ayusin na natin to para ma-discuss ko na sa inyo paano ba yung ginawa kong Android launcher na yun. Ang una kong gagawin kasi nasa Google Drive ko yun, so doon na lang muna ako pupunta. Pero syempre pag kayo, ilalagay ko na yung link sa baba, so kakopy paste nyo na lang yun. O ika-copy nyo na lang yun papunta sa cellphone nyo. So Google Drive tayo guys, no? Kasi dito ako ginawa yon. So 2020 yon. Then APK, may APK. Ito, kung makapansin nyo ito, Deped Commons. So da-download lang natin yan. So yan guys, dina-download nyo, no? So yan, dina-download nyo na. Na-download nyo na yon. So ito guys, for security, your phone is not allowed to install unknown apps. Kasi nga, hindi naman siya naka-upload sa Play Store. So, ang gagawin niyan guys, pupunta lang tayo sa setting. Ito setting, kailangan pindutin mo yan. Then, ilalagay mo rito, allow apps install. Yan. Pag okay na yan guys, balik ka lang. Pag balik mo yan, automatic yan, magkakaroon na lang install yan. Yan, so installing na siya. Pag na-install na yan guys, open mo lang. So ayun na siya, oh. Meron na tayo. Ayan. Hindi pa siya masyadong perfect siguro. Pag may konting ano, i-update natin to. Pero palagay ko okay na naman. Try natin i-close, ano. Ayan. Pag close natin yan, check natin yung sinasabi ko kanina. Ito, nakita nyo, ito siya, oh. Deped Commons. So meron na siya, napansin nyo. Oh, meron na siya, meron na tayong logo dyan. So ang gagawin natin dyan, kiklik lang natin yan. Pag-click natin yan, ayun na, meron na siya. Napansin nyo? So, susunod yan is,
ang gagawin mo dyan is type Depth and Commons lang. Kung bago ka pa lang at hindi mo pa napapanood yung tutorial ko, pwede mong i-click yung ano, how to use Depth and Commons. Pag-click mo yan guys, automatic, bubukas yung YouTube mo. Ando dyan, diniscuss ko na dyan kung paano siya gamitin. So, pero kung sakaling alam mo na, i-ano mo na lang to, gagamitin mo na lang siya, kiklik mo na lang yung Depth and Commons. Pero siyempre, halimbawa, in-install mo to sa anak mo, sa kapatid mo, o kaya sa cellphone mo, sa cellphone ng asawa mo. So, kasi napakaganda nito guys eh. Kumbaga, andi dito yung mga kailangan ng mga ano natin, mga estudyante natin, mga learners natin, ng mga anak mo. Andi dito na eh. So, pwede na silang mag-review dito at patuloy pa rin yung DepEd sa pag-upload ng mga new datas dito. So, marami talagang may explore. Kaya, ginawa ko na rin to para mabilis nyo lang ma-access sa cellphone at hindi nyo na kailangan type ng type. So, since nga andito na tayo, ang gagawin lang natin, i-start lang natin yung DepEd Commons. Pag-click natin to guys, pag-click natin yan, so automatic, bubukas na yung browser. Hindi mo na siya kailangan i-type. Tapos yan, itatype mo lang yung ID mo, ang ID. So, itype lang ulit natin to. Gordon Heights 1. Ayan. Ito yung dati kong school. 1071-27. So, click lang natin yan. Then, save natin. Ano? So, ganun pa rin yung pag-access. Then, automatic nito, may nakalagay dyan, powered by Grado Network. Siya siguring gumawa. Sila yung gumawa nyan. Then, select lang natin yung label. So, mapapansin nyo, yung hiling pinuntahan natin to, wala pa tong spotlight. Hindi pa natin nakikita yan. Pero ngayon, meron na. Meron na rin siyang ALS. Meron na rin siyang senior high school. Mas marami na to kung babalikan natin yung last video ko. Konti pa lang yung mga naka-install dun eh. Pero mapapansin nyo ngayon, marami na siya. May sa kinder, 27 na eh. Oh. So, mas marami na siyang video kesa ngayon. So, ito yung bago, tong spotlight. So, check na natin tong spotlight na to. Then, meron din dito, cyber safety, pag-clinic natin yan, anong mangyari. Stairwell Foundation, so, go to link lang tayo, try natin to. Ayun, ito, recta siya, at least to guys, recta siya, nakita nyo naman dyan. Meron siyang animation, introduction, course module. So, yan, bullying, online bullying. Di ba, mas maganda na ngayon, DepEd Commons natin. Nabanggit ko nga sa inyo guys, araw-araw nag-upload sila rito. Pero hindi lang basta upload, kina-check pa nila Sir Mag to, kino-QA pa nila. So, sigurado tayo at least 90% okay na yung ano dito. Hindi ko kasi masabing 90. Okay na siguro 90%. Para sa akin lang ano, na-QA na to. So, talagang ready-made na to mga apps na ginagamit natin dito. So, balik tayo dun ano. I-close ko lang yan. So, balik tayo dito. Ay, na-close ko nga siya. So, balik lang tayo dito. I-enter mo lang uli yung school mo. Halimbawa, may mga common problem para pala dito guys. May mga reported kasi na ano eh. Nawala. Halimbawa, sa amin yung Special Education Center. Wala eh. Special Education Center pala. Sorry yan. Center eh. Ito hindi naman sa amin to eh. Hindi rin sa amin yan. Wala yung ano dito eh. Wala yung sa Olonga po na Special Education Center for the Gifted. So, wala dito. So, pag ganyan, wala yung school mo, huwag kang mapuprostrate. Kasi, mag-isip ka na lang ng school na meron dun sa location mo. Halimbawa, dito, Asinan. Halimbawa, try natin yung Asinan Elementary School. Ayan. So, ito. Asinan ES. Kanina meron na. Asian pala yan. So, Asinan ES. Yan, inaantok na siguro ko ito. 1071-37. So, kung hindi mo naman alam yan, mas mabilis daw. Ina-accept na nito pala yung ano guys, yung school ID. Kung alam yung school ID mo, 1071-37. Hintayin mo lang yan. Ayun, mismo. Boom. Diba? Napansin mo. Lumabas kagad yung Asinan. Ano yung kanina? 1071 yung school ko. 1071-27 ba yun? Ayun, Gordon Heights 2 pala. Ayun, 26. Ayun, Gordon Heights 1. O, yan. So, mas madali. Kung alamin mo lang kung yung school ID ng school mo. Pero kung sakaling hindi mo alam at estudyante ka lang, di naman lagi sinasabi ng teacher yon,
So, pwede mo na rin i-type yung ano mo, yung buong school mo. Kung wala yung school mo, mag-isip ka lang, siguro naman, marami kang school na alam dyan kung nasan ka. So, hindi lang isang school ang alam mo, maaari yung gusto mong pasukan ng school, alam mo anong name yon, pero wala siya dito. So, hanap ka lang ng school na ano na present doon sa location mo, ma-access mo naman to. Ang maganda dito guys, itong si ano, is pang wholesome na to, no? 1071321. O yan, banikain. So, go tayo dyan, pasok lang tayo dyan, din save tayo. Ang maganda rito, sabi ko nga kanina, pang wholesome na siya talaga. Pwede siya sa parent, pwede sa estudyante, sa learners, grade 1. Actually, hindi grade 1 eh. Kinder guys. Kinder hanggang ALS. Imagine mo yun, ano? So, pasok na to. So, habang nasa ano tayo, nasa enhanced community quarantine, ito yung way para matuto yung mga bata natin. Kaya, yung mga nanay, yung mga tatay dyan, nire-remind ko kayo. Sana po, gamitin nyo po to. Total, may apps na naman to. Mapapadali na kayo. Hindi nyo na kayo type ng URL nya. So, ito po, gamitin po natin to. Siguro naman, 75, 80% siguro ng population na nasa ano, city. Kahit meron kayong cellphone sa bahay. So total para sa anak nyo naman to, alam ko naman, alam naman nating lahat, tayong mga magulang pagdating sa mga anak natin, talagang gagawin natin ang lahat para maibigay lang natin sa kanila yung tamang ano, edukasyon. So ito nga, so kaya may tiwala ako sa mga magulang na yan, hindi kayo aangal na wala kayong load kasi dito guys sa DepEd Common, andi dito nga eh, dahil nga nakabakasyon yung mga bata, nakabakasyon o dahil nga naka-enhanced community tayo, yung mga bata tingin nila doon, bakasyon na eh. O sige, yun yung time na gamitin natin. So, hindi lang yung puro ano sila, puro laro sa bahay, computer, games, so kailangan i-review rin nila to. Sabihin nyo sa anak nyo, from time to time siguro, mag-load lang kayo, kahit data lang. Hindi naman ito malakas sa data, guys. So, load nyo lang, tapos alamin nyo lang kung anong grade ng anak nyo. Halimbawa, kung anak mo ay magaling talaga, matalino yung baby mo. Kung grade 1 siya, pasok mo lang sa grade 2. Magre-review lang naman eh. Kung baka sakali alam niya rin, halimbawa, may math na ganyan. So, online game. Ito guys, magaganda itong mga online game dito. Believe kayo dito. Ha? Kung di nyo pa napapanood ito, di nyo pa nakikita, go to lang tayo ng link. Ano? Testingin natin ito. Pieces, nakita mo yan. Mag-i-enjoy yung mga bata dyan, guys. Napansin kung anak mo, boring na, nagsasawa na, 2 linggo, boring na yun. Ipagamit mo sa kanya ito. Maglalaro na siya rito. Mag-i-enjoy pa siya. Nakalagay dito, ang mesa ay may lawak na 5. Oh, break. Nag-break tuloy. Bakit may break? Ayan. Mabilis siya. Ayan. 10 minuto makalipas ang 9 ng umaga. Ang oras na tinutukoy ay 10 minuto makalipas. Oh. 9 siguro to. 9:10 a.m. Oh, yes! Correct! Diba? Tama, diba? Oh. Kung ako nga, nag-i-enjoy yung anak nyo pa. Baka kayo, pwede nyo rin testing yan. Ilang centimeters ang haba ng lapis na ito? 1, 2, 3, 4. Boom! Oh, di ba? So, power up na ako, guys. So, maganda talaga siya. Para sa bata talaga, mag-i-enjoy yan. Para hindi naman yung mga anak nyo, hindi na lang puro games, puro Dota. Ito kasi, mag-i-enjoy na sila. Talagang matututo pa sila. So, wag naman lagi. So, bigyan mo lang siguro ng time kung kailan sila nila i-access to. Nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo kung gaano kaganda yan. Sigurado yung anak nyo hindi mababoring dyan, Garrett. O, hindi ko nasasagot ang iba. Baka magkamali ako. Nakakaya naman sa inyo. So, balik tayo sa comments. So, ito lang yun. Kung okay mo na yan, punta ka dito sa may tech guide po. O, may audio learning pa. May educational videos. Check mo lang yan. Knowledge channel. Pamilyang Pilipino. Check na natin to guys. Bago to itong knowledge channel. Oh, pwede na silang manood. Oh, ayan, diba? Sorry ha, nag-screen saver ako. Pati pala knowledge channel. Nakaano na. Naka-integrate na sa dito. Ah, sorry, napatay ko ha. So, ayan. Hindi ko na lang bubuksan. Tinahan ko na lang. So, ibig sabihin,
Pati knowledge channel pala, in-integrate na nila. Maraming maraming salamat talaga, DepEd, pati pala, what do all this knowledge channel, in-integrate na rito. Maganda po yan, at ilang minuto rin to, mapapanood ng mga bata, at sigurado, hindi po boring to, no? At marami silang matututuhan dito. So, balik tayo. Nag-open ang YouTube pala, no? Naka-YouTube pala yun. So, ito, marami na siya. Napapansin ko, pamilyang Pilipino. Actually, guys, hindi ko alam na meron ng knowledge channel pala rito. Na-explore ko lang to. So, yun. Isa yun sa magandang update ng ano natin, ng DepEd Commons. Sabi ko nga sa inyo, guys, ang DepEd Commons, hindi humihinto yan. Actually, yung mga teachers natin sa buong Pilipinas, padala ng ano yan, ng ready-made na assessment na ginagawa nila, ng mga lesson nila. Ang ginagawa sa DepEd, guys, kinu-QA yan. May isang team doon na nag-QA, then ina-upload nila yan. So, pag in-upload yan, mag-a-appear dito. So, imagine natin yung mga anak natin, kahit nga nasa enhanced quarantine tayo, pwede silang matuto. Ang problema lang natin, kailangan lang nating mag-load. Pero ikaw, kung magulang ka, hindi ka magre-reklamo. Hindi ka magre-reklamo na wala kang load. Gagawan at gagawa mo ng load dyan, ng paraan para magka-load dyan. Siyempre, magulang din ako, ramdam ko yan. So, ganun ang ginagawa ko nga. Hindi naman sa ano, kasi may internet kami. Pero, nung bata pa ako, naalala ko yung tatay ko talaga. Basta pagdating sa education, pagdating sa pag-aaral ko, full support talaga. Kaya naniniwala ako sa mga magulang dyan. Sa buong Pilipinas, alam ko ganun din kayo sa mga anak ninyo. Gagawin nyo ang lahat. Hindi kayo magreklamo na wala kayong data. Mura lang naman data ngayon. So, numalan nyo, balang araw, maging free access na rin itong DepEd Commons. Hindi natin masabi yan. Kasi, ngayon pa lang, ang dami nang nag-a-access nito, ang dami nang tumitingin, nagbo-browse, lalo na ngayon siguro pag na-install nyo na yung Android launcher natin. So, mas madali na para sa inyo, pipindutin nyo na lang, pipiliin lang ng bata kung anong grade niya, wala na siyang problema. Siguro yung school ID, ilang digits lang yun, 10, 71, 24, 6 digits lang yun. So, mas madali yun para sa mga anak ninyo, kaya na nilang i-exploit to. So, yun lang guys, ano? So, kung i-close nyo naman pala, balik lang kayo rito, tap nyo lang tong ano, ito. O kaya, pwede natin i-close kasi yan guys. Pag in-close natin yan, pag tinap natin tong square na to, may kita natin yung ano eh, na-active pa si Commons eh. Yan o, kung mapapansin ninyo, oops. Baka masara ko yung ano. O yan o, na-close ko na kasi kanina. Pero kung sakaling kailangan uli natin siya, ang gagawin lang natin guys, kiklik lang natin yung Commons na yan. Then, hintayin lang natin. So, automatic yan. Start lang uli natin siya. So, yung launcher ko, hindi pa to perfect. May mga pwede pa tayong idagdag. May pwede pa tayong tanggalin. Pero palagay ko naman, na-achieve ko na yung ano eh. Yung gusto kong objectives ko dito na mapabilis yung accessibility para ma-access nyo at makatulong sa ano to, sa mga bata natin sa buong Pilipinas. So, yun lang ano. So, sabi ko nga, pag bago lang kayo, click nyo yung how to use DepEd Commons. Pag magaling na kayo, alam nyo naman talaga, ituro nyo lang sa anak nyo yan. Ang gagawin nyo lang dyan, start nyo lang DepEd Commons. Pag in-start yung DepEd Commons, sabi ko sa inyo, lalabas na yan. Since naka-ano na kasi ako kanina, minememorize na yan, na ni Google yan. Kung hindi naman ako nag-log out kanina dito, so automatic, pasok na kagad yan, napansin nyo. Grade level na kagad. Ganyan ang mangyayari sa anak ninyo. Hindi nyo na ita-type, pipili na lang sa dyan. Siguro naman, yung mga anak natin ngayon, magaling na silang mag-select-select na ganyan eh. So, kung anong grade niya, sabihin nyo lang, kung natapos niya lahat ng kinder, pasok ka sa grade 1. So, kung sakali kasi, yung quiz kasi natin, pwede nating ulit-ulitin yun hanggang ma-perfect ng anak niyo yun. So, kasi yung ano naman doon, yung items doon, alam ko, nagra-rumble yun, nagra-randomize yun. So, every time na pasok niya, iba-iba yung question na ano makikita niya. So, hindi pa rin yun boring guys. So, kayang-kayang perfect ng mga anak nyo. Basta provide nyo lang sila ng konting data na kailangan nila. So, yun, kung may question kayo sa pag-i-install, wala naman problema, no? So, PM nyo lang ako, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Basta tatandaan nyo lang, sa first install ng apps na ginawa ko, kailangan nyo talagang i-allow application to install. Kasi pag di nyo in-allow yun, hindi nyo siya may install, magkakaroon siya ng error. Kasi nga, hindi naman siya kasi naka-upload sa Play Store. So, kumbaga APK lang, Recta. Pero wala naman siyang problema, may install nyo naman yan.
At wala naman akong in-encode dyan na backlog or something like that. Malinis naman po yan. Kasi ang purpose ko lang talaga yan is mapadali yung access natin sa DepEd Commons. So yun lang guys. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sana po ay may natutuan uli kayo sa aking munting tutorial. Kung may question po kayo sa Android Launcher natin, PM nyo lang po ako. Tutulungan ko po kayo agad. So guys, thank you very much and mabuhay po kayong lahat. Keep safe. Bawal magkasakit sa panahon ngayon. Alagaan mo mga anak mo. Ikaw, iha, iho, alagaan mo mga magulang mo. Lahat tayo ngayon, mag-ingat tayo. Mag-stay ka sa bahay mo, huwag kang magagala. Kung nabuboring ka na, go to DepEd Commons, mag-review ka. Yung mga nanay, tatay dyan, tulungan po natin mga anak. Maraming salamat po. Hanggang sa muli pong video ko. Kita-kita tayo guys. Thank you.